Okay, so nandito ulit tayo mga hubby sa Pigeon Condo. Ito yung update dito sa second floor. So kung makikita nyo, last time na nagpunta tayo dito, wala pang ibon. Wala pa rin agyo. Ayan, ngayon may mga ibon na. Tapos, according kay Sir Allen, ang arrangement ngayon is by color muna. So hindi pa ito yung mga bloodlines ng mga nakalagay dito. Kasi nga, medyo magulo pa, hindi pa rin ma-arrange. Pero after nun, through records, iaayos na rin nila. Ayan, so ia-arrange nila by bloodlines. So ito, may challenge daw dito si Sir Allen Lee. Ayan, kasi kung mapapansin nyo mga kahabi, ang floor niya, ayan, nakikita ba? Parang hindi. So ayan, direct yung mga droppings nandyan lang. Ayan. So, teka lang, try natin i-remove yung face mask natin. So ayan, sa totoo lang, wala nga rin ako maamoy sa dami nito. Ayan. So nag-remove ako ng face mask ngayon mga kahabi, para ma-check nga kung may amoy or wala. Partida to mga kahabi, hindi pa daw nai-sprayan ng probiotics na gawa ng BioResearch BioPigeon. So, ayun. Ayun, wala akong face mask ngayon, kaya mapapansin nyo iba rin yung audio ko, mas maganda, mas malinaw kumpara doon sa naka-face mask. Kaya lang, since sunod tayo sa protocol, face mask muna tayo. Ayan. So, kung mapapansin nyo rin, wala pa yung mga nest pots nila, nest box. Kasi nga, temporary lang daw to. Ayan. Iaayos nila yan sa susunod. Puro daw yearlings lang yata, tsaka young birds yun nandito, kung di ako nagkakamali. Ganda na yung ibon, dami. Mas maluwag sila ngayon dito kesa doon sa mga dating ano. Tapos ito, makikita nyo sa number 7, ang ganda ng ano nila, feeder. Ayan, tsaka yung drinker. Ayan. So ang ganda ng setup. Wala pa yung mga nest boxes, pero once siguro na arrange to by bloodlines, ibabalik na rin. Ayan. So yung mga ibon dito mga kahabi, mostly pala is mga imports tsaka island born. So manonotice natin mga kahabi, ang mga direct import nila eh mga naka AU na band. Tapos dito sa kabila may mga island born dito. At ayun, kung makikita nyo yun, naka personal band ng BioPigeons BioResearch. So yan yung isang palatandaan sabi ni Sir Allen ng mga ibon nila. Dito sa kabilang side mga kahabi, makikita nyo naman yung mga crested na ibon. Ayan, iba-ibang kulay. So mga black, hindi ko alam kung mga John Arden or ano to, African Black Eagle. Ayan, so mga crested yan. Dito rin, hanggang dito mga crested. Ayan, ito, young bird pa to. Crested din. Tapos dito sa side na to, makikita nyo yung mga booted naman. Or yung mga grouse or may mga mops na balehibo sa paa. Ayan, kung makikita nyo, mas mahaba siya kumpara sa pangkaraniwan. Ayan. Or yung iba talagang totally clean leg, diba? So ito, may mga mops siya, may balehibo siya. Ayan. So hindi na sila ganun ka-stress compare nung last na punta natin dito. Mukhang naka-adapt na sa ingay tsaka doon sa ano. Ito, ang ganda nito. Ang haba ng mops nyo. Ayan. Puno ito. Temporary dyan nilagay. Several thousands of yearlings. Kaya lang medyo ano eh. Pero masisilip nyo eh. Ayan o. No? These are all yearlings. Di ba nakalagay dati dito Sir Allen yung mga utility brick? Oo. Nalipat na. Kasi ano, ganito yung setup, paano na nakita dito? Ayan, so meron natin. Tara, silipin natin. Hindi pa lang maulas matatanaw nyo eh. Yan, libo-libong kalapasak ipo. Oo nga, dami. Dito pansamantala. Ayan. Pansamantala lang yan. Hindi lang kita dito sa ano natin, sa video, pero ang dami pala, diretso yan, hanggang doon. Several thousands. Sa condo ho natin, as usual, ang nakalagay, puro ano pa rin, young birds sa luna. Young birds
temporary, puro jumpers and breathing po ang nakalagay. Ang ginawa po namin, color coding muna ginawa namin per unit. Black magkakasama, white magkakasama, different lights. But pag natapos na completely, ano na ito, finish na ito, per unit, kung anong line ng kalabaw na nakalagay, yun na po ang nakalagay sa loob. Yung ganitong malalaking units, maximum 24 pairs. Yung ganitong maliliit na unit, maximum 12 pairs. Supposed to be twin towers eh. Akyat din tayo dyan. Makigiray. Makigiray. Akyat tayo mamaya. Nagawa na siya, Sir Allen, no? Yes. Pero dati, nabanggit mo sa akin ito na nasa taas tayo. Nabanggit pa lang, no? No. Total length, 70 feet. Total height, 40 feet. Total width, 20 feet. Grabe. Akyat tayo sa taas para makita nyo. Ayan, tara. Mag-selfie muna si Jason. Dito lang yan, sa BioPigeons by Research. Teka lang, na-excite ako dito ah. Nakita ko na naman to. Ayan. Dito sa third floor ng pinuntahan natin kanina. Ayan, sa pinakita namin sa inyo. Ito yung Twin Castle ba to, sir? Twin Castle. Ito. So, dito sa third floor ng Twin Castle, makikita nyo, ongoing yung construction dito. So, dito yung magiging breeding area. Bawat ganito, makikita nyo si J-Well TV. Bawat area na ganito, isang bloodline lang yun nandiyan sa breeding. So, diretso yun dito. Iba't ibang bloodlines. Ayan. And then yung second floor naman mangyayari doon is para sa mga utility king pigeon naman yan. Ayan. Ground floor ba sir? Yung ground floor pala magiging ano, para sa utility king pigeon. Ang laki ng area para sa breeding section na to. Ayan. The area for our 20 mini loft. Ito po RJ yung sinasabi ko sa'yo. That's why we're looking for 20 high performing and flying breeds of pigeons. Ayun, magpapalipad. Mag-i-import din kami. Aba. Para makita din natin yung quality ng import sa kanilang sa local board. Aba. Dito magkakaroon po tayo ng 20 parang telephone booth sa flying loft. First of all, Jason is a tippler fanatic. Aba. Palipad kami ng tippler dito. And you are a Birmingham Rollers fanatic. Palipad tayo Birmingham Rollers. Ah, okay, sir. Yeah. So, ito na yung pinakataas, sir, no? Oo. Natin. Ito ang taas ito, mga kami. Ito, tingnan nyo yung sa may baba. Ayan, I'm not sure kung 5th floor ba to or ano. Tapos nandito sa kabila, tanaw din. Ayan, yung area doon. Ayan yung conditioning area. Ayan. Six-story conditioning tower. One, ang conditioning tower, dyan po namin ilalagay yung mga breeders na need to be break for reconditioning. After 2 to 3 clutches, i-break po muna namin yung mga breeders. All packs, ibang level. All hens, ibang level. Diyan din na sila sa loob. Pwede silang lumipad. Bilad sila sa araw. But kung masama ang panahon, may shade sila. Ayun. So kumbaga meron silang ano, aviary. Tapos dun yung pinakapang sa gabi nila, sir, no? Pahingaan talaga nila. Kasi yung pang-bilad sa araw. Bilaran. Bilaran nila. So, nakakalula lang. Capacity daw nito nasa ano, 800 heads. Wow, dami. Per level. Pero parang dito, sir, parang ang lit niya lang tingnan, ano? Parang lit niya, no? Pero kung nasa tayo doon, ang laki rin. May dalawang, after the ladder, apo. May dalawang kwarto. Apo, sir. The first room is service area ng mga nag-aalaga.
The last room is the feeding room. All pigeons iti-train na kailangan nilang pumasok sa kwarto na yon para makakain at makainom. Tama. Ang dahilan kung kailangan silang bakunahan or may kailangan hulihin, paano ba sila huhulihin dito? Pag yan, nasanay sila lahat na pagkainan na nasa loob, pag-schedule ng bakuna, bigyan ng pagkain, dilipat sila lahat sa loob, sarap dito. Huli silang lahat. Oo, oh, tama sir. Yeah. Ayan, so may sistemang maganda dito sa malaking loft na to kasi may hirapan tayo kung paano-ano. Ano mo kung pabara-bara yung disenyo natin sa loft. So, systematized lumalabas ng mga loft na ginagawa, talagang pinag-aralan bago gawin. At hindi yung gastos dito kaya kailangan maganda talaga yung kalabasan nito.